Boss Rafi, kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, Johnson, sa mga oras na ito ay manakanaka na lamang yung pag-ulan dito sa Potrero, Malabon, kung saan nakatayo tayo. Pero sa likuran natin ay binabantayan ng mga otoridad itong Tulyahan River. Dahil nga pag ito ay umapaw, ay aagos ito patungo sa ibang ilog at sapa dito nga sa mga karatig lugar. Kabilang din sa mga binabantayan ng mga otoridad, Johnson, ay ang pagtaas ng high tide level para nga malaman nila kung kailangan magpatupad ng preemptive evacuation, lalo na sa mga flood-prone areas dito sa Camanava. Maagang bumuhos ang ulan sa lungsod ng Malabon kaninang umaga, kaya mga mababang barangay tulad ng Katmon, binaha agad. Pero di tulad ng mga nakaraang taon, mabilis nang humuhupa ang baha. Sa Tanyong Elementary School, maaga rin pinauwi ang mga estudyante para hindi maipit sa posibleng pagtaas ng tubig. Umaga pa lang ay nagdeklara na ng class suspensions ang Caloocan, Malabon at Navotas na sinundan ng Valenzuela City kaninang hapon. Nakaantabay naman ang mga otoridad sakaling umapaw ang mga ilog tulad ng Tulyahan River. Bumaha naman sa ilang bahagi ng Quirino Highway sakop ng Caloocan City. Umabot hanggang bangketa ang baha at nagdulot ng pagbagal ng trapiko. Alas 12 ng tanghali nang suspindihin ang klase sa QC, kaya nagmadaling magsiuwi ang mga estudyante. Mabilis namang tumaas ang tubig sa Araneta Avenue sa Quezon City, kaya nabalahaw ang ilang motorista. Inabutan ako, naipit na, pati sa kabila. Ganon din ang taas ng baha eh. Kaya pinilit kong bumalik para maganap ng ibang way. Kaso na baha na sir eh. Sa kalapit na Rojas District, abot bewang naman ang baha dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Umapaw ang ilog sa bahagi ng Riverside sa boundary ng Barangay Talayan at Santo Domingo sa Quezon City. Umabot hanggang binti ang baha at lumutang ang mga basura sa ilog. Ramdam din sa Las Piñas City ang malakas na ulan. Ayon kay Bayan Patroller Don Guenvenida, may kasabay pang pabugsubugsong hangin ang kanilang naranasan. Habang sa bahagi naman ng San Mateo Rizal, kulay putik ang baha na tumambad sa mga nakatira sa isang subdivision. Sa kuwang ito, makikita ang pagragasa ng tubig at pagpasok nito sa ilang bahay. Johnson, mahigpit namang binabantayan ang water level sa Marikina River na halos nasa second alarm na sa ngayon. Nasa 15.5 meters na ito at 16 meters ang second alarm. Ibig sabihin, kapag umabot ito sa second alarm, dapat nang lumikas ang mga nakatira malapit sa ilog. Naka-alerto pa rin ang mga otoridad sa posibleng paglakas na ulan sa magdamag at handa silang magpatupad ng preemptive evacuations sa mga flood-prone areas sa Camaynilaan. Johnson? Maraming salamat, Rafi Santos.